day to everyone. Our lesson for today is all about prominent Filipino figures, a glimpse into the heroes of the Philippines. Embark on a journey through the lives of extraordinary Filipinos who have played a pivotal role in shaping the rich history and culture of the Philippines. Our objectives. At the end of the lesson, the students should be able to, first, enumerate the prominent Filipino figures. Second, recall their significant contributions to our country. Biography of the prominent people. Prominent people are individuals who are widely recognized and celebrated for their significant contributions, achievements, or influence in various fields such as politics, science, arts, sports, business, and more. These individuals often stand out because of their exceptional accomplishments, leadership, or impact on society. Kapag sinabi nating prominent people, mga prominenteng tao or individual, sila yung nakilala dahil sa malawak nilang kontribusyon, makabuluhang kontribusyon, mga achievements, yung kanilang mga impluensya sa iba't ibang mga larang tulad ng politika, ng agham, ng sining, ng palakasan, ng negosyo o business, at iba pa. Sila yung mga individual na talagang masasabi nating nag-stand out. Ibig sabihin, nakilala sila sa iba't ibang larangan dahil sa kanilang ipinakitang mga talento, mga pamumuno, at yung kanilang dating or impact sa society, yung kanilang mga accomplishments or mga nagawa para sa ating bansa. Prominent Filipino people can include historical figures, contemporary leaders, innovators, artists, scientists, political leaders, social activists, and others who have made a notable mark in their respective domains. They are often well-known and respected for their work and are frequently mentioned in discussions and recognized for their contributions to their fields or to the society as a whole. Kapag sinabi nating mga prominenteng tao, sila yung nakapaloob sa kasaysayan or sa history, sila yung mga contemporary o kasalukuyang mga leader, sila yung mga innovators o sila yung nanguna sa mga pagbabago. Sila yung mga artist, maaring sa likang sining, maaring sila yung mga siyentista o scientist, mga political na leader, mga leader sa politika, mga politiko, mga aktivista, mga social activist, at iba pa na nagbigay ng mahalagang tala sa kanilang iba't ibang mga larang or domain. Sila yung mga kilalang tao nire-respeto sa kanilang mga gawain, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pinangungunahang mga proyekto, at masasabing sila yung talagang kasakasama sa mga talakayan at sila'y kilalang kilala sa mga mahalagang kontribusyon nila sa iba't ibang larang o sa iba't ibang larangan sa ating lipunan bilang kabuuan. First is Jose Rizal, 1861 to 1896. Jose Rizal is often considered the national hero of the Philippines. He was a polymath, a novelist, poet, ophthalmologist, and nationalist. His two most famous novels, Noli Tangere and El Filibusterismo, expose the injustices of Spanish colonial rule in the Philippines. Rizal's writings inspired the Philippine Revolution against Spanish colonialism, ultimately leading to the country's independence. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani ng ating bansa. Siya ay masabi nating polymath. Bakit polymath? Kasi marami siyang alam na iba't ibang mga profesyon. Hindi lamang siya dalubwika, kundi naging guru rin siya, nobelista,
manunula, oftalmologo, at syempre yung dalawang pinakasikat o pinakatanyag na kanyang nobela ay ang Nolo Mi Tangere at El Plebiscitarismo. Syempre yung Nolo Mi Tangere, wag mo kong salingin. Ang El Plebiscitarismo, nangangahulugang ang pagre-rebelde o ang rebelyon. Yung Nolo Mi Tangere, diba, ito'y binubuo ng maraming kabanata na kung saan makikita natin yung lugar na ginamit doon ay pawang kahawig ng Pilipinas. Bagamat ito ay masabi natin yung mga bayan ay talagang sa Pilipinas yung pinaka-setting o yung tagpuan, masabi natin may kahawig ito sa mga bayan sa Europa, sa mga bayan sa Espanya, particular na doon. At yung El Plebiscitarismo naman, ito yung transformasyon ng kanyang pagbabago mula sa pangunahing tauhan. Ano? Diba? Nagbago yung tauhan niya mula sa pinakamatimpi hanggang sa paglalagablab ng kanyang damdamin sa pagbabago, siya ay naging rebelde. Ano? Mula nang kay Juan Crisostomo Ibarra sa Nolo Mi Tangere, naging transformasyon ni Simon na mga ngalakal. Ibig sabihin lamang, yung dalawang nobelang ito ni Jose Rizal ang siyang nagbukas ng isip ng mga Pilipino, ang pumukaw ng kanilang damdamin para magkaroon tayo ng revolusyon o magkaroon tayo ng digmaan. Para hikayati ng mga Pilipino na lumaban sa mga Kastila. Sunod ay si Andres Bonifacio, 1864 to 1903. Andres Bonifacio was a revolutionary leader who founded the Katipunan, a secret society that aimed to overthrow Spanish rule in the Philippines. He played a crucial role in the early stages of the Philippine Revolution and is considered one of the country's national heroes. Si Andres Bonifacio, siya yung tinuturing na ama ng Katipunan, na kung saan, masabi natin, isa siyang revolusyonaryong leader, nagtatag ng Katipunan yung lihim na samahan, na kung saan naglalayon na makalaya tayo sa pandarayuhan, diba? Sa pang-aalipin ng mga Kastila. Nung mga panahong yun, masabi natin na malaki yung papel na ginagampanan, napaka-importante ng papel na ginagampanan ni Andres Bonifacio sa revolusyon ng Pilipinas. Kasi dahil sa kanya, nagkaroon ng revolusyon. Diba? Sa pangunguna niya, ng Katipunan ay nagkaroon tayo ng digmaan sa pagitan ng mga Kastila at ng mga Pilipino. Sa kanyang pamumuno, sa kanyang pangunguna. Sunod ay si Apolinario Mabini, 1864 to 1903. Apolinario Mabini was a Filipino revolutionary leader and intellectual who became the first prime minister of the Philippines under the First Philippine Republic. He was a key advisor to President Emilio Aguinaldo and was known as Sublime Paralytic because he was paralyzed from the waist down due to polio. Si Apolinario Mabini naman ang masabi nating utak ng himagsikan. Isang revolutionaryong leader na ginamit niya yung kanyang talino bilang utak ng himagsikan. Itinuturing siyang isang prime minister ng Pilipinas dahil sa unang republika. Siya yung pinaka naging advisor o tagapayo ng unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. Tinuturing na sublime paralytic si Apolinario Mabini kasi isa siyang paralisado dahil sa kanyang kapansanan or condition, siya kasi ay may polio. Pero napakalaki ng impact na nagawa ni Apolinario Mabini bilang utak ng himagsikan sa revolusyon. Siyempre, siya rin ang naging tagapayo
ni Emilio Aguinaldo nung siya ay naging pangulo ng ating bansa. Manuel Luis Quezon o Manuel L. Quezon, 1878 to 1944. Manuel L. Quezon was a statesman and the first president of the Commonwealth of the Philippines from 1935 to 1944. He played a crucial role in the country's transition to self-governance during the American colonial period. Quezon was a staunch advocate for Filipino independence, and he worked towards preparing the Philippines for full sovereignty. He was instrumental in the passage of the Tidings-McDappe Act, which led to the establishment of the Commonwealth of the Philippines in 1935. Quezon's leadership and vision significantly contributed to the Philippines' path to becoming a fully independent nation after World War II. Si Manuel L. Quezon, yung tinuturi natin, ama ng wikang pambansa, ama ng wikang Filipino. Dahil sa panahon na yan, si Pangulong Manuel L. Quezon ang kauna-unahang pangulo ng Commonwealth ng ating bansa, Commonwealth of the Philippines. Bilang ama ng wikang pambansa, isinulong niya ang pagkakaroon ng isang pamahalaan na pamamahalaan ng mga Pilipino. Kaya nagkaroon ng Tidings-McDappe Act na pinapahintulutan tayo ng mga Amerikano na magtatag ng sarili nating pamahalaan na pamamahalaan ng mga Pilipinong mga opisyal. At dahil sa leadership o pamumuno ni Manuel L. Quezon, ay nagkaroon tayo ng kalayaan na gamitin ang wikang pambansa, ang wikang Tagalog, ang wikang Pilipino na P at wikang Filipino na F. Nakamit natin ang kalayaan nung tayo ay nakalaya na nung magkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig, World War II. Sa pagitan, siyempre, ng mga Pilipino laban sa mga Hapones. Laban sa mga Amerikano. Siyempre, nung nakalaya tayo sa mga Hapones, ayan, tinulungan tayo ng mga Amerikano. Corazon Aquino, 1933 to 2009. Corazon Cory Aquino was the first female president of the Philippines. She was a prominent figure in the People Power Revolution of 1986, which ousted dictator of Ferdinand Marcos and restored democracy to the country. Her presidency marked a significant turning point in Philippine history. Si Corazon Aquino ay isang kauna-unahang naging pangulong babae sa ating bansa. Siya ay kilala dahil sa kanyang pangunguna sa People Power Revolution o sa EDSA Revolution noong 1986, na kung saan sa People Power Revolution ay napatalsik ang pagiging pangulo ni Ferdinand Marcos. At dahil sa kanya ay nanumbalik ang demokrasya sa ating bansa. Yung kanyang pagiging pangulo ay masabi natin isang makabuluhang pangyayari sa ating kasaysayan. Dahil sa kanyang pagiging pangulo ay nagkaroon ng pagbabago sa ating sistema ng pamamahala at bumalik ang demokrasya sa ating bansa. Jose Maria Sison or Joma Sison, 1939. Jose Maria Sison is a political activist, writer, and founder of the Communist Party of the Philippines or CPP. He played a key role in the communist insurgency in the Philippines and is considered a leading figure in the country's leftist movement. Si Joma o si Jose Maria Sison, siya ay isang political activist, isa siyang manunulat, at tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines ng mga komunista. Mahalaga yung papel na ginampanan niya sa ating bansa dahil sa pagiging komunista sa Pilipinas
at may tuturing na napakahalagang figura ang ginampanan niya sa ating bansa dahil siya yung nanguna sa pagkakaroon ng leftist movement sa ating bansa. Siya yung naging pinaka-founder ng mga NPA sa ating bansa. Lea Salonga, 1971. Lea Salonga is a world-renowned Filipino actress and singer. She is best known for her portrayal of Kim in the musical Miss Saigon and as the singing voice of Princess Jasmine in Disney's Aladdin. Lea Salonga has received numerous awards for her contributions to the world of theater and music. Si Lea Salonga ay isang sikat sa buong mundo, isang sikat na aktres at mga awit. Siya ay nakilala nung siya ay gumanap sa tauhan ni Kim sa isang musical na Miss Saigon at siya yung boses ni Princess Jasmine sa Disney's Aladdin. At dahil sa kanyang husay sa pag-awit, siya ay nakilala o siya yung nakatanggap ng iba't ibang parangal sa larangan ng teatro at musika. Kaya masabi nating world-renowned Filipino actress at singer si Lea Salonga dahil isa siya sa pinakamahusay na actress at mga awit sa buong mundo. Manny Pacquiao, 1978. Manny Pacquiao is a professional boxer and one of the most successful and well-known Filipino athletes. He has won world titles in multiple weight divisions and is considered one of the greatest boxers of all time. In addition to his boxing career, he has also been involved in Philippine politics. Si Manny Pacquiao o yung pambansang kamao ay isang professional na boksingero na kung saan isa siya sa pinaka-popular at pinaka-tanyag na atletang Pilipino. Siya ay nanalo sa iba't ibang mga titulo sa larangan ng multiple weight division at itinuturing din siya na isa sa pinaka-mahusay na boksingero sa lahat. At dahil dito, si Manny Pacquiao ay tinaguri ang pambansang kamao ng Pilipinas. Bilang karagdagan sa kanyang boxing career, siya rin ay isang tanyag na politiko sa ating bansa. Siya ay naging congressman at dinaglaon, siya ay nanalong senador sa ating bansa. Matagumpay siyang boksingero at naging matagumpay din siyang politiko. Emilio Aguinaldo, 1869 to 1964. Aguinaldo was the first president of the Philippines and played a pivotal role in the country's struggle for independence from Spanish and later American colonial rule. Si Emilio Aguinaldo, siya yung kauna-unahang presidente ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas. Siya ay mayroong mahalagang papel na ginampanan sa ating bansa para makamit ang ating kasarinlan o kalayaan, una mula sa mga Kastila at dinaglaon sa mga Amerikano sa pananakop ng mga Amerikano. Kaya siya yung kilalang unang naging pangulo kasi siya yung nagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa may Kawit, Cavite. Kaya si Emilio Aguinaldo, ang masabi nating pinakatanyag na pangulo ng ating bansa dahil siya kanya ay nagkaroon tayo ng kasarinlan. Dahil sa kanyang paikipaglaban, una sa mga Kastila, ikalawa sa mga Amerikano. Josefa Llanes Escoda, 1898 to 1945. A Filipina advocate for women's rights and education, Josefa Escoda co-founded the Girl Scout of the Philippines and played a significant role in the development of women's organizations in the country. Si Josefa Llanes Escoda
siya'y masasabi natin isang Pilipina na talagang nakipaglaban, nanguna para sa karapatan ng mga babae at karapatan nilang mag-aral, karapatan sa edukasyon. Si Josepa Llanes Escoda ay isang co-founder ng Girl Scout of the Philippines. At dahil sa kanya, nagkaroon ng malaking kontribusyon yung kanyang papel na ginagampanan para sa kaunlaran, kalinangan o pag-unlad ng mga babaeng organisasyon, ng mga organisasyon o samahan ng mga babae, kababaihan sa ating bansa. Efren Reyes o Efren Bata Reyes, 1954. Efren Bata Reyes is a legendary Filipino pool player and considered one of the greatest billiard players in history. He has won numerous world championships and is known for his exceptional skills. Si Efren Bata Reyes, isa siyang maituturing na alamat ng mga nagbibilyar sa Pilipinas. Isa siyang mahusay sa larangan ng pagbibilyar. At masabi natin, tinatawag din siyang the great magician ng Pilipinas. Nanalo si Efren Bata Reyes ng napakaraming awards, naging kampiyon sa buong mundo sa larangan ng bilyar. At dahil sa kanyang kakaibang husay or kahusayan sa pagbibilyar, ay nakilala ang ating bansa sa iba't ibang panig ng mundo dahil nanalo siya sa iba't ibang panig ng bansa. Kaya tinawag siyang the magician of the Philippines. Efren Peña Florida, 1981. Efren Peña Florida is a Filipino educator and a social worker who gained recognition for his Cariton Classroom Pushcart Classroom Project, which brings education to street children using a mobile classroom. Si Efren Peña Florida ay isang edukador na Pilipino at may tuturing din siyang social worker. Nagkaroon siya ng iba't ibang recognition o pagkilala dahil sa kanyang pagkakatatag ng Cariton Classroom, na kung saan yung proyektong niyang Cariton Classroom ay nakapagdala ng napakahalagang kontribusyon sa mga mag-aaral na Pilipino. At dahil sa kanyang pagiging guro, ay natuto ang mga street children o mga batang lansangan dahil sa kanyang Cariton Classroom. At dahil sa kanyang pagiging guro at social worker, ay binigyan siya ng iba't ibang parangal at pagkilala bilang Cariton Classroom. Nora Honor, 1953. Nora Honor is a highly acclaimed Filipina actress and singer, often referred to as the superstar. She has received numerous awards and accolades for her contributions to the Philippine cinema and music. Si Nora Honor, siya ay isang sikat at mahusay na aktres at mang-aawit. Siya ay nakilala bilang superstar. Isa sa kanyang mga naging pelikula na nakilala ay Walang Himala, na kung saan ito ay nagbigay sa kanya ng iba't ibang parangal sa larangan ng pag-arte. Siya ay naging best actress para sa pelikulang Walang Himala. At dahil dito, kinikilala siya na isa siyang tungkong kalan ng pelikulang Pilipino at sa larangan ng musika. Jesse Robredo, 1958 to 2012. Jesse Robredo was a beloved Filipino politician and civil servant. He served as the mayor of Naga City and later as the Secretary of the Interior and Local Government, or DILG. He was known for his dedication to good governance and public service. Si Jesse Robredo
ang asawa ng ating dating pangalawang pangulo, Vice President Robredo, na kung saan si Jesse Robredo siya ay kilalang politician at isa ring civil servant. Nagsilbi siyang punong lungsod sa Naga at di naglaon ay naging kalihim ng Department of Interior and Local Government or DILG. Siya ay nakilala sa kanyang dedikasyon sa mabuting pamamahala at serbisyo publiko. Heidelyn Diaz. Heidelyn Diaz continued to be a prominent figure in 2022 following her historic gold medal win in weightlifting at the 2020 Tokyo Olympics. She was celebrated as a national hero as and symbol of Filipino sports excellence. Si Heidelyn Diaz, siya ay nakilala isang prominenteng figura noong taong 2022 na kung saan siya yung kauna-unahang babae na nagkamit ng medalyang ginto sa kanyang pagkapanalo sa weightlifting sa 2020 Tokyo Olympics. At tinuturing din siyang isang pambansang bayani at isang simbolo, isang Pilipino na napakahusay sa larangan ng sports, Filipino Sports Excellence. EJ Obiana. Ernest John Obiana, a pole vaulter, was making a name for himself on the international stage. He set several Philippine records and represented the country in various international competitions. He was known for his dedication to the sport and had the potential to become top athlete in the pole vault event. Si Ernest John Obiana, isang pole vaulter, siya ay nakilala sa kanyang pagkapanalo sa international stage bilang pole vaulter. At dahil sa kanyang mga records, sa kanyang pagiging kinatawan ng ating bansa sa iba't ibang international na kompetisyon, nakita ang husay ni EJ Obiana sa kanyang dedikasyon sa pole vaulter na sport. At dahil dito, siya ay nakilala hindi lamang sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Catriona Gray. Catriona Gray, who was crowned Miss Universe 2018, gained international recognition for her beauty, intelligence, and advocacy work. She is known for her Lava Walk and her dedication to various charitable causes, including HIV/AIDS awareness and education to underprivileged children. Si Catriona Gray, ang ating Miss Universe 2018, siya ay nakilala sa pagiging Miss Universe, hindi lamang sa kanyang kagandahan, sa kanyang talino, at advokasiya sa kanyang chosen charity. Si Catriona Gray ay nakilala sa kanyang Lava Walk at yung kanyang dedikasyon sa iba't ibang charitable causes, tulad halimbawa na lamang ng HIV/AIDS awareness at edukasyon ng mga underprivileged na mga batang Pilipino. Pia Wurtzbach. Pia Wurtzbach is another prominent Filipino figure in beauty pageants. She was crowned Miss Universe in 2015, becoming the third Filipina to win the prestigious title. Pia Wurtzbach is known for her grace, confidence, and her confidently beautiful with a heart advocacy. Her victory in Miss Universe pageant garnered significant attention and pride in the Philippines. Si Pia Wurtzbach, siya rin ay isang prominent figure, Filipino figure na nakilala sa larangan ng pageantry. Siya ang ating Miss Universe 2015. Siya ay ikatlong Pilipina na nagkamit ng titulong Miss Universe. Si Pia Wurtzbach din ay nakilala sa kanyang kagandahan, sa kanyang confidence, at sa kanyang
tagline na Competently Beautiful with a Heart na advokasiya. Ang kanyang pagkapanalo sa Miss Universe pageant ay isa sa malaking kontribusyon at naging atensyon upang manumbalik upang ikarangal ang Pilipinas. Fernando Amorsolo, 1892-1972. Fernando Amorsolo is often considered the grand old man of the Philippine art. He was known for his luminous and idyllic depictions of rural life in the Philippines. His works often featured scenes of farmers, fishermen, and countryside landscapes. Amorsolo's art is celebrated for capturing the essence of Filipino life during his time. Si Fernando Amorsolo, isa siyang kilalang grand old man of Philippine art. Siya yung pinakamatanda na mahusay sa larangan ng likhang sining. Ang kanyang mga iginuguhit na larawan, ang pinakatema ay pamumuhay sa bukid, pagiging mangingisda, pagiging magsasaka, at sa iba't ibang mga palayan. Masabi nating si Fernando Amorsolo yung sikat sa kanyang iginuhit, sa pinakasikat sa kanyang ginawang sining ay yung oblation, yung hubad na larawan sa UP o sa University of the Philippines. At dahil sa kanyang ginawang likhang sining na oblation, yung hubad na larawan, ay masabi natin ito ay pagiging liberal ng liberal sa Pilipinas, pagiging liberal ng mga taga-UP. At syempre yung mga likhang sining niya, ang kanyang ginuguhit na larawan ay isang natural, isang simpleng pamumuhay sa isang simpleng lugar na mga mangingisda, na mga magsasaka, at iba't ibang mga magagandang tanawin. Carlos Botong Francisco, 1912-1969. Botong Francisco was a Filipino modernist painter known for his mural work, which adorned several public buildings in the Philippines. His murals are characterized by bold, dynamic compositions and themes that often celebrated Filipino history and culture. Si Carlos Botong Francisco ay isa ring kilalang pintor ng Pilipinas. Yung kanyang mural work ay nakilala dahil sa kanyang mga iginuguhit na mga gusali sa Pilipinas, sa kanyang mga murals, ay masabi natin na nakilala ang ating bansa. Dahil sa kanyang mga iginuhit na larawan, ay nakilala ang kasaysayan at kultura ng ating bansa. Pedelmundo, 1911-2011. Dr. Pedelmundo was a pioneering pediatrician in the Philippines. She founded the Children's Medical Center in Manila, which remains a major pediatric hospital in the country. Del Mundo was recognized for her work in child healthcare and for introducing innovative healthcare practices in the Philippines. Si Dr. Pedelmundo, siya yung pinaka-pioneer na pediatrician sa Pilipinas, na kung saan siya yung nagtatag ng Children's Medical Center sa Maynila, at siya yung pinakamasabi nating pinakasikat, ang CMM o CMCM, yung pinakakilalang pediatric hospital sa Pilipinas. Si Del Mundo ay nakilala sa kanyang gawain, sa kanyang pagtatatag ng child healthcare, at ipinakilala niya ang makabagong healthcare na practices sa Pilipinas. Narding Sarao o Leonardo Sarao. The term Sarao Jeep refers to a type of jeepney that was manufactured by the Sarao Motors Company
a prominent and well-known manufacturer of jeepneys in the Philippines, the Sarao Motors Company was founded by Leonardo Narding Sarao in 1953, and it played a significant role in shaping the design and production of jeepneys in the countries. Si Leonardo O. Narding Sarao, siya yung nakilala dahil siya yung kauna-unahan na nag-manufacture o siya yung kauna-unahang nag-produce ng jeep sa ating bansa. At yung jeep sa ating bansa ay nakarating din sa ibang bansa. Siya yung nagpakilala ng jeep. Yung Pilipinas ang nagpakilala ng Sarao jeep sa ibang bansa. Siya yung nagtatag ng Sarao Motors at napakalaki ng kanyang kontribusyon sa pagdidisenyo at sa mga produksyon ng jeepney o ng jeep sa ating bansa. Brillante Mendoza. Brillante Mendoza is known for his realistic and gritty portrayals of Filipino life. His film Kinatay, which won the Best Director Award at the Cannes Film Festival, is a prime example of his raw and unflinching approach to storytelling, shedding light on the struggles of ordinary Filipinos. Si Brillante Mendoza, isa siyang kilala sa kanyang pagiging realistiko at sa kanyang pagpoportray ng buhay ng isang Pilipino. Yung pelikulang Kinatay ay nanalo siya bilang Best Director Award sa Cannes Film Festival. Isa lang ito sa mga halimbawa ng kanyang masasabing husay sa pagkukwento, masining na pagkukwento sa buhay ng mga Pilipino, karaniwang Pilipino sa ating bansa. Lino Broca, 1939-1991. He was known for his thought-provoking and socially relevant films that address various issues in the Philippine society. His works often delve into political and societal themes, making him a prominent figure in the Philippine cinema. Notable films in his obgur include Manila sa mga kukon ng liwanag, Manila in the Close of Light, and Insiang, Manila sa mga kukon ng liwanag. Is a gritty and critically acclaimed drama that explores the harsh realities of urban life in Manila. Insiang is known for being the first Filipino film to be screened at the Cannes Film Festival. Broca's legacy continues to influence Filipino filmmakers, and his films remain essential works in the canon of the Philippine cinema. Despite his passing in 1991, Lino Broca's impact on the country's film industry endures, and his movies continue to be celebrated to their social commentary and artistic merit. Si Lino Broca ay isang mahusay na direktor na nakilala sa kanyang pagdedirect ng pelikulang Maynila sa mga kuko ng liwanag at Insiang. At dahil sa kanyang dalawang pelikula, ito ay nanalo sa Cannes Film Festival na kung saan ipinapakilala dito ang buhay ng mga probinsyano sa Maynila. At dahil nakilala ang dalawang pelikulang ito, itinuturing si Lino Broca na isa sa mga direktor na mabibilang ang kanyang pelikula sa Philippine cinema, sa canon of the Philippine cinema. At masabi natin na napakalakas o napakalaki ng impact o ng dating ni Lino Broca bilang direktor sa ating bansa dahil sa kanyang pagwawagi ng parangal sa Cannes Film Festival
at sa kanyang pagkakaroon ng mga artistic merit. Vice Ganda. Vice Ganda, whose real name is Jose Marie Borja Visceral, is a Filipino comedian, actor, and television host. Known for his humor and quick wit, Vice Ganda has been a prominent figure in the Philippine entertainment industry. They have hosted and appeared on various television programs and starred in several successful movies. Vice Ganda is also known for his hosting the ABS-CBN noontime show, It's Showtime. Si Vice Ganda, siya yung kilala sa kanyang totoong pangalan na Jose Marie Borja Visceral. Siya ay isang Pilipinong comedian, actor, at isa siyang mahusay na host sa telebisyon. Nakilala siya sa kanyang kahusayan sa larangan ng entertainment o libangan. Isa siyang prominenteng figurang Pilipino dahil sa kanyang husay sa larangan ng pag-host sa iba't ibang programang pang-telebisyon at mga pelikula. Nakilala siya bilang host ng It's Showtime at nakilala rin din siya sa pag-host ng isa pang kilalang programa sa ABS-CBN. Marian Rivera. Marian Rivera, full name Marian Rivera Gracia Dantes, is a renowned Filipino actress, model, and television personality known for her iconic roles in popular TV series like Parimar and Jezebel. Before her acting career took off, she was a beauty pageant contestant and a runner-up in Starstruck in 2005. Rivera has received critical acclaim and numerous awards for her acting prowess. She is also a highly sought-after endorser for various brands in the Philippines and is married to fellow actor Dingdong Dantes, with whom she has two children. Beyond her entertainment career, Rivera is involved in philanthropic and humanitarian work, supporting various charitable causes and organizations. Si Marian Rivera, siya ay kilala bilang isang mahusay na aktres at modelo sa telebisyon at mahusay rin siya sa larangan ng pag-arte sa pelikula. Sa kanyang TV series na Marimar at Jezebel, nakilala si Marian Rivera sa kanyang pagiging Marimar at Jezebel sa GMA7. Si Marian Rivera ay isang runner-up sa reality na Starstruck noong 2005. At masasabi nating nagkaroon din siya ng nakatanggap din siya ng iba't ibang mga awards at parangal bilang isang mahusay na aktres. Napangasawa niya si Dingdong Dantes at meron silang dalawang anak. Si Marian Rivera ay nakilala din hindi lamang sa larangan ng entertainment kundi sa larangan ng pagtulong sa mga charitable causes at organization. Sarah Geronimo. Sarah Geronimo, often referred to as the Popstar Royalty, is a multi-talented Filipino singer and actress who catapulted to fame by winning the reality singing competition Star for a Night in 2003. Her versatility, captivating stage presence, and chart-topping albums have made her one of the Philippines' best-selling recording artists. Sarah's immense popularity and OPM in the entertainment industry, both locally and internationally, has solidified her status as a beloved and influential figure in Filipino music. Si Sarah Geronimo, siya ay nakilala bilang Popstar Royalty. Siya ay isang multi-talented na singer at actress na kung saan ay nagkaroon siya ng iba't ibang mga parangal sa larangan ng pag-arte at sa larangan ng pag-awit. Siya ay nanalo bilang kampyon sa Star for a Night noong 2003.
yung kanyang pagiging versatility, yung kanyang pagkakaroon ng mataas na stage presence, yung kanyang pagtatap sa mga chart-topping albums ang nagbigay sa kanya ng katanyagan at pagiging popular, lalong-lalo na sa larangan ng best-selling recording artist. Si Sarah Geronimo ay kilalang kilala sa OPM o Original Filipino Music sa industriyang Pilipino sa larangan ng entertainment. At sa larangan ng musika, mapa-local o international, ay masasabi nating nakilala si Sarah Geronimo at malaking impluwensya yung kanyang figura sa Filipino music. Henry C., 1924 to 2019. Henry C. was a billionaire tycoon and founder of the SM Group, which includes SM Investments Corporation, SM Prime Holdings, a real estate company, and SM Retail Incorporated, a chain of department stores, supermarkets, and malls. Forbes listed him as the richest person in the Philippines at the time of his passing. Si Henry C., siya ay isang bilyonaryong tycoon na kung saan siya yung nagtatag ng SM Group, na kung saan ang SM Group kabilang ang SM Investments Corporation, ang SM Prime Holdings, isang real estate company, at SM Retail Incorporated, na kung saan mayroong department stores, supermarkets, at mga mall. Sa listahan ng Forbes o ng angkan ng Forbes, siya ay kinikilala bilang pinakamayaman sa Pilipinas. Nung siya ay namatay, masabi natin na tuloy-tuloy pa rin ang pamamayagpag ng SM sa ating bansa. Jaime Sobel de Ayala. As a part of the Ayala family, Jaime Sobel de Ayala is known for his leadership in Ayala Corporation and one of the oldest and largest conglomerates in the Philippines. Ayala Corporation has investments in real estate, Ayala Land, telecommunications, Globe Telecom, banking, Bank of the Philippine Islands, and more. Si Jaime Sobel de Ayala. Bilang pamilya ng Ayala, si Jaime Sobel de Ayala ay nakilala sa kanyang pamumuno sa Ayala Corporation, isa sa pinakamatandang korporasyon sa ating bansa o sa Pilipinas. Ang Ayala Corporation ay napakaraming investment tulad ng real estate, yung Ayala Land, yung telecommunication tulad ng Globe Telecom, at sa larangan naman ng pagbabangko ay ang Bank of the Philippine Islands at iba pa. These individuals have left their marks on Philippine history and culture, whether through their roles in resistance against colonization, political influence, social work, contributions to the arts, or exemplary public service. Yung mga individual na binanggit ay nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan ng Pilipinas at maging sa kultura. Yung kanilang papel na ginampanan, maaring nung panahon ng kolonisasyon, panahon ng pananakop, yung impluwensyang politikal, yung kanilang social na gawain o social na gawa, ang kanilang naging malaking kontribusyon sa sining, yung kanilang mga exemplary work bilang isang public service o serbisyo publiko, ito yung nagbigay sa kanila ng pagkilala bilang isang prominenteng Filipino figure na kinikilala natin na mga bayani ng bansa. For your individual activity, first, write a reflective essay on the prominent Filipino figures, a glimpse into the heroes of the Philippines. Second, it comprises 3 paragraphs, an introduction, a body, and conclusions. Para sa inyong individual na gawain, ay gagawa kayo ng isang reflektibong sanaysay na bati sa paksang prominent Filipino figures, a glimpse into the heroes of the Philippines.
Siyempre, binubuo ito ng tatlong talata. May panimula, may katawan, at may wakas or conclusion. For your references, https://www.thefamouspeople.com/philippines.php. Thanks for listening.